Testing naman natin ngayon, gabi. Kung okay ba siya yung headlight niya. Oo, nandiyan sa lubak, oh. Di talaga nagsashine sa ADV, eh. Yung lubak na ganyan. No! Puta! Hindi nga mabangga ng truck yung ano, tricycle. Takbo po okay lang naman, eh, pagkagabi. Kinatawa! Pag pinagaan mo talaga, may power, eh. Yun, oh, oh, ay, na-protegan tayo! Ay, grabe. Oh, tama na. Komporte na agad. Yun, no? Gala kami ni OBR. Night drive. Testing namin si ADV. Kumain lang kami sa bahay. Gutom kami kanina, eh. Ang testing naman natin ngayon, gabi. Kung okay ba siya yung headlight niya. Especially headlight niya. Kung kaya naman. Dami kasi dito ang lugar na madidilim. Ito sa lugar namin, sa Pampanga. Na-try natin. Tingnan natin kung uubra. Yan pala, pansin ko na hindi siya ganun kalakasan yung headlight na. Parang kay click din, Bino. Parang kay click lang din. Pero dual ano na to, ah. Dual headlight na to. Dalawa siya. Gaya nung kay click, ganun din. Pero okay naman, eh. Hindi naman siya sobrang dilim. Nati high beam. Oh, pwede. Ano, parang kalat na, parang sabog. No, eh. Sabog yung ilaw. Yung panel natin, hindi siya naka brightest yung settings. Ang naka low, pansin mo? Hindi siya sobrang linaw. Adjustable yan. Ma-adjust ko na lang siguro. Basta hindi pa nababasa yung manual, eh. Kumain lang talaga kami ng OBR. Ngayon ilalabas na namin to ngayon ng gabi. Testing na natin, a night ride. Kaya kasi kanina lang namin ito nakuha. So, syempre, valid pa yung ano, yung permit to travel na pauwi, no? Susulitin na natin yung ngayong araw na may labas natin. Kasi after na yung ito, nitong labas natin na to, namin, yung OBR, ikot kami dito. Ano, hindi ko na may lalabas. Hintayin ko na yung ano niya, ORCR. Para sulit na ano, magamit na natin na umaga at saka gabi. Na makita natin kung may kailangang i-install. Na usually mga MDL lang i-install pagka mahina yung headlight. Pero try natin ngayon. Naka-off pa rin yung ano nito. Yung idling stop system. Hindi ako sanay, eh. Nung pagkaganan, eh. Pero yung ano, after 3 seconds, namamatay yung makina. Tapos pag tinrattle, ma-under na ulit. Matagal naman na yan na feature na kasama sa mga ano na motor ng na Honda. Uy, iba, ha? Hindi lahat. Idling stop system. So ito ang kagandahan nga dito kay ADV. Mayroon siyang yung bago nila na ano, Honda Selectable Torque Control, no? HSTC. Yan yung bago nila, eh, na in-introduce sa mga scooter na segments nila. Pati kasi ano lang, ABS lang. Yung kay ano, ay PCX, tsaka kay ano, Airblade, no, B? Airblade may ABS. Yan ngayon, yung mga 160 may ABS na, meron pang traction control or torque control. Pero traction control din yun, eh. Parang gano'n. Pwede nyo na may off yun yung HSTC. Pero for safety purposes, wag na lang. Yan yun na lang. Pero siguro i-try ko na lang. Tapos banggitin ko na lang sa inyo kung may difference pa ako naramdaman kung naka-on or naka-off. Wala naman mawawala, eh, testing lang. At dapat yung sa ano, ah, maganda yung kalsada, maganda panahon, hindi na ulan. Ah, medyo okay naman yung ilaw, eh. Malakas din, oh. Kung pa sa midnight black. O, pag yun i-beam ko, mas okay, eh. Huwag tayo mag-i-beam kasi masisira sa harap natin.
Maganda pa tayo, madilim doon sa pupuntahan natin. Dito tayo dadaan sa may Friendship Highway. Kung makalagpas noon ay madilim na eh. Suwabe? Suwabe na ano? Tunog? Mas sumuwabe na kayo na medyo mga ano pa eh. Gaspang pa eh. Nung unang andar. Pero ngayon na medyo nailayo na namin yung biyahe. Ayan ang nakakaano na to eh. 42 kilometers na ang naibabiyahe niya. Simula kanina. Nung iniuwi namin. Medyo nagsumod na yung andar ng makina. Para sa akin, naramdaman ko. Ito naman kasi ano lang to, first impression lang. Kung ano lang yung naramdaman ko, yun lang sabihin ko. Kung ano yung mga napapansin. Nandito madilim. Oh, pero medyo maliwanag na rito, Bia. Oh, nilagyan na ng ilaw. Lakas ng atak. Lakas. Yan, pero pag mga ganito na well-lighted streets, wala namang problema eh. Ano kayo magiging problema dyan sa visibility kahit stuck headlight or wala kayong MDL, okay lang basta well lighted streets. Kaso lang pag ang problema pag mga long ride eh, no? So usually pag mga ganyan madami kayong madadaanan na minsan wala talagang ano, wala talagang ilaw, wala mga ilaw na poste, so sobrang dilim, mahirap pag ano sa stuck headlight. Eto dahil nahihinaan na nga ako eh. Parang mahinabi, no? O dahil nasanay lang tayo sa MDL, feeling mo? Hindi ko sure. Feeling ko kailangan mag-MDL talaga. Pagka yung long ride talaga. Pero halimbawa, city driving, mo lang siya gagamitin. Tapos, puro well-lighted streets naman yung dadaanan mo. Okay lang. Okay lang yung stuck headlight. Hindi ko pa ina-high beam. Pag ina-high beam ko, mas maliwanag pa eh. Ramdam ko yung vibration sa manibela pag nag-memenor eh. Yan, ganyan. Pag free wheel. Pero yung torque niya, lakas talaga. Yung kapit ni OBR sa akin, umihigpit eh. Pag tina-throttle ko eh. Yan, baka mag-ano rin tayo ng siyempre yung top box bracket, no? Nabi, Rakem pa rin, no? Rock, ang ganda ng Rakem eh. May vlog ako noong kay click ko naka-install Rakem na monorack. So, yung dati ko kay Beat, Rakem din, pero yung unang version nila, di yung special edition. Siyempre, at sa AD, bibilan din natin noon ng Rakem para may lagayan ng top box. Tapos yung top box naman, bibili na lang ako ng ano, noong base plate na lang bibiliin ko kasi bago lang yung top box namin eh, yung GV bold ADV, no? Yan, bagay pa dito yun. ang ano nun eh, pangalan ng bold ADV eh. oo nga bold. Old but bold, kaya yung pangalan nun noong box natin na binili, yung ginagamit ko kay click. Pinakagandaan sa GV, pwede yung ibang ano, yung ibang base plate. So interchangeable yung mga boxes nila, fit lahat sa ano, base plate. Pili ko siguro to. Ah, merong na ano sa harap, no? Yung tricycle. O yun, i-bill tayo ng rack M, tsaka ng base plate na lang. Ano nakita na original na base plate sa shop? Mga 800 yata. Oh, ganda rito oh. Ayan oh, ganyan, well-lighted streets. Oh, walang problema. Kasi maliwanag eh. Eh, pag madilim na, medyo parang lalabuan ako ah. Para sa akin ah, pero depende. Kasi yung dalawang motor namin, yung OBR, merong mini driving lights parehas. Kaya iba talaga yung ano niya. Kaya busina rin ang hina, B. Palitan ng busina. Ayun lang naman, para lang ano, dinig nyo. Ang busina ilalagay natin ay yung gamit ko din kay Beat at Click. Bosch FC2, yung disc na dual disc horn. Lakas ng tunog yun eh, patunog sedan. Ayun ang kakabit ko dito kay DV.
mahirap kasi pag mahina yung busina mo talaga. Hindi ko makarinig eh. Alam ko niya, mabilis takbo. Tapos, yan, nakasara yung mga bintana niya, mga yan, yung mga four wheels niya. Kahit gaano maririnig. Yan, maganda, medyo malakas takas busina mo. Pero wag naman yung sobrang lakas na bulahaw. Sakto lang yung pasado pa rin sa decibel limit. Meron kasi yan eh. Hindi pa binabago yung sa ano, B? Busina. Alam ko sa muffler yung binago. 99. 115 pala sa busina. Ayan, malapit na tayo doon sa part na madilim. Medyo malayo pa eh. Siguro try na lang natin mag-high beam pagka yung madilim na talaga. Nandaan lang, daming nasulpot dito. Abot pa kaya tayo? Ay, yun ah! Anyway. May ABS naman to, hindi man maglalak basta-basta yung front na brakes nito. Ang ADB 160. Pero yung sa ano ah, kay B tsaka kay Click, never pa kami nag-skid doon yung OB. Di ba B, no? Yung mga emergency braking ko, hindi nag-skid, no? Siguro, dapat talaga nakano ka lang. Siyempre, dapat nakatuwid lang yung manubela mo. Pag nakatagilid na sa pinrena mo yung harap, i-slide talaga yon, lalak yon. Usually, pag nag-emergency braking ako, ay click at kay bitaw, bigla may tumawid, biglang may ano, road hazard na ganyan. Nakapreno ako ng ano, na hindi nag lalak yung gulong or nag-skid. Bit at click. So, ano pa to? Ano kay ADV na meron na ABS? Mas okay, di ba? Hindi niya papayagan na mag-lock yung gulong mo sa harap. Kasi nga, anti-lock braking system. Ayos na ayos. Safety feature. Tipid na. Tipid yung? 44 KPL. Ayaw nga, no? Maganda dito, kita mo yung ano eh. Kung ilan yung kilometer per liter. 44 KPL, oh. hindi man namin binibirit masyado. Saktuan lang. Minsan binibirit ko, kanina. Kami try natin. Biritin natin. Kung ilan yung makukuha niya na top speed. Kaya lang natin kung maluwag. Ah. Yeah, medyo madilim na dito. Medyo nahihirapan na akong makita. Medyo madilim. Puro naka-high beam pa yung kasalubong natin, no? Tignan natin high beam. Okay naman, high beam. Kaya lang, makakahiya sa kasalubong eh. Kamaya doon, mas madilim pang part doon. Pero kaya naman, no? B? Dilim. Dilim. MDL talaga. Ayan, ako, wala. Hindi kaya, no? Mas madilim pa doon. Kaya natin doon. Kailangan talaga yung MDL. Basta ngayon, wala pa ako nakikita ng ano eh. Gumagawa ng mga MDL bracket na pang 160 na ADV. Hindi ko sigurado kung same lang ng fitment sa 150. Wala kasi may mga changes sila na ginawa sa frame nito eh. So yun, hindi ko sigurado kung mag-fit yun. Siguro magantay na lang ako. Yung mga magpo-post naman na yan. Mga groups ng ADV 160. Meron ng bracket na pang MDL na para kay 160 talaga yung naka-fit talaga sa kanya. So, mas gusto ko na bracket yung ano, naka-mount sa frame. Gaya kay click ko, sa frame naka-mount, hindi sa fairings. Para pag nagbaklas ka ng fairings, hindi sasama yung MDL. Bo, sarado yung tabi. Diretso. Ay, yung kanan. Dito tayo, dito. Kanan. Padiretso tayo dito. Wala ko sarado. Yung gitna lang yung sinarado. Ang ganda niya sa lubak, oh. Di talaga nagsashine si ADV eh, sa mga lubak na ganyan eh. Pero mukhang ibe-breakin pa natin yung shock. Ito. Hindi masyadong ganon kana.
kaganda yung absorption, pero okay, okay siya. Mas maganda definitely kay Click, pero siguro mas mag-improve pa. Ito ang dilim, wala oh. Try natin high beam yan. Parang wala nangyari ah. Konti lang. Ay, medyo kita naman. Pag alam may kasalubong tayo naka high beam din, naka-cancel yung ilaw natin. Mas malakas yung kanila eh. Pero yan, kita naman oh. Oh, wag lang may kasalubong talagang naka-cancel yung ilaw. Kasi mahina. Tayo sa gitna. Yan, high beam yan ah. Pag low beam, mas madilim. High beam na lang tayo. Okay lang naman yan, naka-high beam naman lahat. Ay! Lahat! Oo nga. At makatakbong ano lang kayo dito, 60 pa ganyan na... halos walang street lights. Buti nga dito meron na yung gitna eh, no? Yan ang ganda oh. Kasi at least alam mo na kung paligo na yung kalsada. May mga ano sa gitna, mga ilaw. Usually diba sa gilid yung mga aro, mga reflector, lalo pag mga banking-bankingan. Sisilaw, lang yun na yung ilaw namin eh. Lang iya. Ano ito, kota mo. Naka-i-beam lahat dito. Dilim kasi dito, tingnan nyo. Walang ano, street lights. Eh, kota mo, naka-i-beam lahat. Walang street lights eh. Meron, pero ang layo oh. Wala, para sa akin ha, hindi obra. Para sa amin yung OBR. Lalo't dadali namin to sa malalayang lugar. Ito, pang long ride namin to sa ADB eh. So, kailangan natin na mag-install ng MDL talaga. And high beam na yan ha. Ayun na talaga siya. Okay siya kung mga city driving, well-lighted streets. Pero pag mga ganito, o sa mga long ride, yung mga ano talaga, wala talagang street lights masyado. Di obra. Delikado. Medyo delikado siyang gamitin pag madilim. Hindi nyo makikita agad na mga road hazards. Install na lang ng MDL. Pero yun, tinry lang namin yung OBR para malaman namin, di ba? Malaman namin yung performance ng headlight niya. Medyo malakas siya ng konti kay Click. Parang ganun din eh, no? Hindi ko masabi kasi sanay na kami sa MDL eh. Pag MDL talaga, kitang-kita mo yung ano, daan eh. Hindi kagaya ng stock na headlight. Yan oh, bulag ka dito eh, pag dito ka dumaan eh. Mas malakas yung preno nito. ADB, lakas talaga. May kukumpara kay Click ah. Kasi kay Click drum brake yung likod. Ito kasi disc brake din yung likod eh. Lakas na stopping power niya. Yan napansin ko dito. Ah, wala tong vibrate na to sa manubela pag tapos yung brake yun ah, pag na-change oil. Ika lang naman ano, nagme-menor ka tapos nag-idle. Ramdam yung vibration eh. Kay Click, hindi ko gano'n naramdaman yon dati. Yung ganong kalakas na vibration. Siguro minimal lang. Meron din. So, mas pumino din siya si Click noon. Nung bago. Ito, siguro dahil nga malaki ang bore nito tapos 4 bulbs pa. Kaya siguro normal lang. Pero lakas ng batak. Tapos bumatak dito. Abi? Hmm. Parang mas effortless na. Mas effortless yung ano niya. Dala niya sa amin. Ano? Hello po? Oo. Hello, pag nakabuelo na. Ang lakas ng salida. Yan ah. Lakas talaga torque. Yan, try natin yan next time pag naka-off yung HSTC kung may difference. Tingin ko wala. No? Tingin mo ba wala. Hindi ko alam. Hindi ko alam yun. Yung HSTC kasi ano yan, yan. Pinapanatili niya na same yung ikot ng harap at likod. Halimbawa, nag-slide yung likod mo. Masabuhangin. Harap pa ba pabagalin niya para magpantay yung ikot ng harap at likod. Para hindi ka dumulas. Hindi ka mag-slide. Bakit torque? Hindi traction.
Yun nga. Pero essentially yun yung same yung concept. Siguro binago lang ni Honda yung term. Yun namang ano, traction, torque control, no? Honda selectable torque. Nagka-block ka pa? Oo. Siyempre. O siguro tama ka rin kasi ano eh, torque, di ba? Kaya nga torque control eh. Siguro pag naka-on, mahina yung torque. Pag naka-off, malakas yung torque. Selectable, eh, diba, torque, selectable torque control. Parang kukontrol mo yung torque niya. Gusto mo mahina o malakas. Pero yung, pero yung idea, yun. Based sa Honda, sila nagsabi nun eh. Ganun yung nangyayari eh. Pag naka-on ng HSTC. Pinagpapantay niya yung ikot ng likod at harap. Para hindi ka mag-slide. Oh, hindi ka magdulas yung ano. Oh. Honda selectable torque control nga eh. Ayan na ganito, may lighted streets oh. Okay naman. Kita. Naka-low beam na rin ako. Masyado yata mataas yung ano nito. High beam nito. Daming sumesenya sa akin eh. Pag masyado mataas yung high beam. Enough ko na lang. Tsaka ano naman eh, maliwanag naman dito. Kailangan mag-high beam dito. Punta ulit tayo dun sa may, ano B, no? May Petron, picture natin. Tsaka titingin daw ni OBR yung, ano yan, B, Blood Moon? Wala, nakakobera ng ano. Ah, hindi mo rin mabipicturean. Covered ng cloud. Ay, awit. Kaya na kasi parang huulan eh, nung wag pumunta kami ng Guanzon. Tapos nung iuwi na namin to, mga araw na ulit. Maghapon na gloomy. Ngayon siguro maulap na ulit. Kaya taklo ba na yung buwan? Blood moon, no? So talaga gamitin eh, Dave. Kaya natin linisin to, medyo may, ano, may gabok-gabok. But ganito rin yung kulay ni Click eh. Same lang sila ng kulay. Yung matte white na matte white with gold, no? Meron tong ano eh, halong gold eh. May mapakita mo yan pag naarawan. Parang nagre-reflect yung goldish na kulay niya. Basic oh, lalo siguro kung mag-isa lang ako, angkas ko si OBR eh. Nabi. Ang lakas siguro nito. Hindi, syempre, mabigat pag dalawa tayo. Usipin mo 100 kilograms. Dalawan tayong dalawa. Pag ako, ano lang ako, 56 kilograms na. Malamang, mas malakas pa to. No. Puta. Nakamatay. Antig na mabangga ng truck yung ano, tricycle. Bigla na lang nag-U-turn. Bawal nga mag-U-turn dun eh. Bawal sila mag-U-turn dun. Ang pwede mag-U-turn dun, yung nasa kanan. Sa kanang side ka. Diyan na kami sa may rotonda. Rotonda ng ano, Clark, Pampanga. Ayan, okay na siguro itong gulong nito, no? Na-break yun, na 58 kilometers na eh, almost 60 kilometers. Na-break yun na ito, kanang coating. Pwede na ihiga-higa, nabi. Pwede na i-bunking. Pero wag pa rin kasi dual sport tires eh. Pero usually naman, kampante naman ako sa mga dual sport tires. Bagal nitong truck. Bagal. No? Laki oh. Mabuhusan ka niya ng semento. Tigas ka dyan. Bartigan natin. Kit ng busina. High beam. Pag nag-high beam ako, mataas. Mataas yung high beam niya oh. Low beam na lang. Nakakaya, no? Siguro high. Nagalit na yung kotse kanina. Oo, parang mataas yung high beam nito. Ano, irutuloy makita ng mga pedestrian. Pero okay lang. Kit ng busina natin talaga. Dito sa Clark, maliwanag dito. Hindi kailangan dito ng MDL. Well lighted dito. Pero yung sa loob, mga loob, sa Air Force, madilim. Kailangan mo din ng MDL doon. Maganda to pagka nilong ride na namin. Nakakada kami ng Bulacan. Doon talaga matetesting yung ano niya, yung suspension niya.
Kung okay ba talaga ang suspension. Abi, lubakan. Doon nagka-leche-leche yung ano ni Click eh, yung rubber leg stopper. Kung napanood niyo yung vlog ko noon, parang ilang, 13,000 pa lang si Click. Parang matagtag na eh, lumuwag na yung ano niya, nalaspag na yung rubber leg stopper. Kailangan kami nabiyahe ng Bulacan. So yun din, ang purpose nitong ADV, isa yun, advantage yun para sa amin. Kasi nga maganda yung suspension ng ADV. Maganda siya sa mga rough road, no? Sira-sirang alsada. Hindi sasakit ang iyong kalamnan sa lubak. Hindi mahuhugot o mahalas pag yung ano mo, rubber link stopper. Ito, iba na, iba itsura ng engine hanger nito eh, ng ADV. Sa taas. Siguro mahirap ding kalasin to. Malamang papatulong na naman ako doon kala Christian pag naramdaman ko na ano, tumatagtag na. Kaya kailangan kabisado mo yung ano eh, yung motor mo eh, sa bagbago. Alam mo yung pakiramdam para pagka may bawa ganyan yung iba yung minor problems na ano, na kailangan palitan ng mga pyesa, ang dilim. Ang dilim. Ang dilim. Hindi ako sanay na wala yung MDL. Ang dilim ako. Kahit yung high beam natin, ganun pa rin. Low beam na lang. Yun nga, pag mga ganun, mga minor na problema, ay, maramdaman mo, di ba? Dapat magaling kang makiramdam. Eh, medyo ganun ako kasi, dalawang motor eh. Nandiyan na ano ko na yung feeling na ng pagbago. Kay Beat hindi gaano kasi baguhan pa lang ako noon eh nung binili ko si Beat. Eh 2018. Yan. From 2018 pa lang ako nag-start mag motor ulit. Dati nagmamotor ako pero yung mga no helmet, chinelas, ganun. So, hindi yung counted no. Kamote yun eh. Kamote moves yun eh. Pero dito sa Clark wala dito masyadong road hazard. Kasi syempre wala man mga dyan mga pusa, aso, natatawid eh. Hindi, yung, hindi siya bahayan yung gilid. Medyo parang expressway dito, no? Eh, actually, expressway yan eh. Hindi na yun. Dito lang talaga kami na mahilig mag-gala ni OBR. Kaya ako din dito, sarap mag-night ride. Yun ang nagustuhan namin sa night ride, ng lamig. Yun, naka-ano lang kami. Ako naka-t-shirt. Si OBR naka-t-shirt din. Pero may dala akong jacket para pag gininaw na ako. Pwede mag-jacket, no? Takbo pogi lang naman eh, pagkagabi. Ba't kinatawa? Natawa naman ako, ha? Matang sandal mo. Saan? Yung dante, dito. Ah, yun doon sa dulo? Wala sa pang, dito? Ano, dito. Wala pa yung mga... Dati. Kasi may mga nakaparado dyan. Ano? Dami, oh. Pwede naman. Kaso ang dami ta. Dati mo lang sasakyan. I-picture mo lang naman eh. Eh, saan ka dito? Dyan? Walang view. Wala, puro kotse yung... Saan ano, tayo? Ayaw mo dito? Nahihiya ka? Daming tao. Or... Daming tao? Cancel. Cancel, cancel. Daming tao, no? Daming walang tumatambay dyan. Sa gabi. May coffee shop na kasi. Ay, oo. Dito sa taas, no? Punta kami sa CDC. Ito kami mag-picture ni OBR. Let's go! Ayun, tapos agad oh. Bilis nung ano, traffic light. Tayo natin yung full throttle. Throttle play lang para makabuelo siya. Full throttle. Lakas, grabe. Dalo kami ni OBR. Makakano kami ilan? 100 kg plus na. 110. All stock. Dalo kami ni OBR, 110. Lakas. Grabe, 160.
Basically, kaya niya mag-110 na kami dalawa ni OBR. Naka-setup na yun eh. Naka-panggilid yun eh. Naka-remap, naka-pipe. Kaya malakas talaga yung ano na. Yung setup na kay Click. Kahit 125 lang yun. Malakas. Pero ang lakas nito, stuck pa. Last, baby. Pwede pa yan. Mas lalakas pa yan sa kilagyan mo pa ng huli. Siyempre. Kung matatono ka ng tama. Eh, siyempre, kailangan tatanoyin natin. Kaya pang i-improve para ma-maximize yung performance. Yun, tapos na nag-feature si OBR. Uwi na kami nito. Try natin dun. Biritin natin dun. Meron pa daw isang mahaba eh. Bago tayo umuwi na. Birit. Para ano, maganda baga ka-break-in. Pangit din kasi yung binibaby masyado. Mga manlalambot na bina. Si Click eh, hindi ko binibaby yun eh. Kaya hindi malata manakbo. Pero depende sa inyo. Sa inyo, sabi ko nga nung last vlog ko. Pagsaduhin nyo muna bago nyo ratratin. Yung basa-basa ratratin. Kailangan gamay nyo yung motor bago nyo hatawin para siyempre. Mas okay no? Ayaw maka-change lang liligo to. Lakas niya? Lakas ni ADV? 160 eh. Oh. Pag pinagaan mo talaga may power eh. Yun o. Oh, ina-protect tayo. ADV 150 yun o. Sinibak tayo nun ah. Titropa natin niya, syempre. ADV eh. Try natin. Greaten. Lakas. Grabe. At malakas ang hangin, no? Ay, grabe. Ay, ADV, lakas mo. Ay, grabe. Oh, tama na. 140 na agad. Ayan, kasi ko si OBR pala. 114. Grabe si ADV, lakas. Sulit-sulit talaga to. Ang ganda ng bigay ng power. Binasic lang eh, no? 114. Siyempre kailangan na lang tayo. Maingat sa magpo-full throttle. Ah, maluwag, di ba? Yan, pawiliko na kami dito ni OBR. Tapos yung ano yung vlog dito. So, kailangan talaga natin ng ano dito, MDL para. Para maganda-ganda pag mag-abuti ng gabi sa kalsada. Hindi kami pa naman ni OBR, mahilig kami mag-loop dito pagkagabi. Mahilig kami mag-night ride talaga. Isa alas araw-araw eh. Nagra-ride kami. Di ba, B? Yep. Timik mo ah. Mag-vlog ko eh. Tapusin ka na yung vlog dito. Alright, mga bro, ride safe.